there, students! Are you bored at home? Or anxious about your online classes? Do you want to make a difference amidst the pandemic? Get the excitement and encouragement that you need. For the very first time in the G12 Philippines history, join us as we gather campus leaders nationwide online for our Campus Leaders Revolution 2020. We are one. This online conference for young people is happening on September 3, 4, and 5 with sessions at 3 p.m. to 5 p.m. and 7 p.m. to 9 p.m. of each day. To register for this event, just follow these four simple steps. Step 1. Go to the website. Step 2. Create an account or sign up. You may also log in using your Facebook or Google account. If you wish to create an account manually, you will need to enter your full name, church name, contact number, email address, and nominate your own password. The site will then ask you to verify your account by sending an email to your registered email address. Step 3. After you have successfully created or verified your account, go to the homepage of the website and then register to the event Campus Leaders Revolution 2020 by clicking the Register Now button. You can also check the details of the event by clicking More Info. Step 4. When you have completed these steps, you should already see the Watch Stream button, which you will click to be able to watch on the set dates of the event. You will also receive an email confirming your registration. And that's all that it will take for you to have access to the online sessions happening on September 3, 4, and 5. So, what are you waiting for? Register now! Encourage also your friends and classmates to not miss this. Make sure to follow the social media accounts of G12 Philippines to be updated of the latest announcements about this event. We can't wait to see you all virtually! We are more than just a church. We are a family. A family who deeply cares for each other. A family who puts Jesus at the center. A family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Bringing Light Family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference, not just where we are, but in many places around the country, and even around the world. Our leaders, Pastor Lito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastor Lito Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the reigning light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house."
Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Before we worship God this afternoon, basahin muna natin yung verse. In Philippians chapter 3, verse 8, sabi dito, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have been discarded, everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Sobrang ibang klase ng verse na to. Ine-emphasize nito na kung paano sinabi ni Paul na baliwala na ang lahat ng bagay compared to the knowledge, no, compared to that privilege na makilala natin si God. Now, maaring marami sa atin, nakakalimutan na natin si Jesus. Nakakalimutan natin yung mga bagay na ginawa niya o nagawa na niya sa buhay natin. Especially yung relationship. Not only just knowing Him, but having a relationship. Dahil lumalabdaw yung relationship natin, minsan nakakalimutan na natin kung sino siya. But this song will remind us kung sino ang Diyos sa buhay natin. And we're gonna make those declaration mamaya as we sing. This is gonna be like our prophecy, or ito yung declaration natin. And as we sing, sing it as we believe, na talagang with full conviction. And excited akong i-worship natin si Lord ngayon. We sing like we mean it. Exactly. Alright, so, alam pa family, we are all excited to worship God. So, please stand up. Let there be no hindrance. Search the world, but it couldn't fill me. There's empty praise and treasured faith, never enough. Then you came along and put me back together. Desire is now satisfied, giving your love. Come on, sing. There's nothing. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is
you still call me friend. Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Sa Lord yung sitwasyon mo ngayon. Lord, ito yung sitwasyon ko, but this is nothing compared to your greatness. My circumstance, yung pinagdadaanan ko, yung sirkumstansya ng buhay ko, itong pangit na kondisyon na dinaranas ko ngayon, baliwala to sa pagmamahal mo. Yung kasalanan ko, baliwala to sa pagmamahal mo. Yung past ko, baliwala to sa future na ibibigay mo. Ang mundong ito, baliwala ito sa pagmamahal mo sa akin, baliwala ito sa iyo. Yung mismong buhay ko, Panginoon, baliwala. But it now has a purpose dahil sa relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lord, in our relationship with you, we find joy. And Lord, we're gonna treasure that. And we're gonna cherish every moment na pinapaalala mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. And so Lord, ngayong hapon na to, we're gonna be continue singing and worshiping you because naniniwala kami na walang kahit na anong dapat na pumupuno sa puso namin kundi yung pagmamahal mo, kundi yung
ikaw sa buhay namin, kung ano yung mga ginagawa mo sa amin, Panginoon. So God, as we worship, makita mo yung puso namin, Panginoon, na ikaw yung tinatangin, ikaw yung number one, Panginoon, sa buhay namin. Okay, I just want to add up. Nalala ko, every time that we're attending a conference, may isang session that is sinabi that our relationship is like a garden. And itong song na to, it reminds me na, sometimes kasi ang tingin natin sa relationship, naging graves na. Diba pa lang, ano ibig sabihin ng graves? Patay na. Wala na. But sabi nga ng maybe right now, meron na nanonood sa atin na first time na padaan lang sa profile natin. Pero maybe right now, your relationship and our relationship to God is turning into grave. But this time, this is the joy in relationship with God. That we can turn our graves into garden. He turned bones, dry bones, into great armies. He turned, you know, sa tingin mo na walang alam, maabot ikaw at ako ng pagmamahal niya. Kaya, as we declare this song, as we worship God this afternoon, Lord, we're so expectant and grateful na yung life namin, yung relationship namin sa'yo, maayusin namin yung garden na to, and we're deciding, Lord, na lahat ng namamatay sa amin, yung turn it into garden. Yeah. Lahat ng nakakalungkot sa amin, yung turn it into dances, yung turn it into rejoices. Yeah. No right to question God. Good afternoon, mga kasama, mga kaibigan, mga kapamilya. Pagpapala ng Panginoon ang maranasan natin ngayong hapong ito at magkaroon tayo ng matinding pagnanasa sa salita ng Panginoon na maririnig
at makukuha natin ngayon. So, akin pong ini-encourage ang bawat isa sa atin na mag-engage po tayo sa ginagawa nating Sunday celebration. We are on our celebration and wine-welcome ko ang lahat ng mga first-timers ngayon lang na kadalo dito sa ating page. Welcome po sa bawat isa sa atin. At ganun din po, mag-engage po tayong lahat, no? Lahat po ng mga regular na dito, yung mga palaging nanonood, mag-engage po tayo. At meron pong tatlong paraan ng pag-engage. Una, magko-comment po tayo. So, pwede po nating batiin yun pong ating family. Pwede nating sabihin, welcome home, welcome family. Pwede nating sabihin ganun. Yun po yung ating greetings. And pwede rin po kayong mag-comment ng mga striking points, yung mga words na nag-i-strike po sa atin. Para po at least kung na-strike tayo nitong word na ito, pwede rin po nating ma-share ito at makita po sa ating comment section. No? Doon po sa comment section natin. Comment down below yung mga bagay po na nag-strike po sa atin. And then pwede rin po kayong mag-mention ng inyong mga kaibigan. Yung pong gustong-gusto ninyong marinig yung salita ng Diyos, i-mention nyo po yung inyong pong mga kaibigan. And lastly, don't forget to share. Huwag nyo pong kakalimutang mag-share. So tatlong bagay ang engagement natin. Una, comment. Pangalawa, mention. And then pangatlo, i-share po natin. Sapagkat napakaganda po ng bagay at ugali na lagi po tayong nagbibigay. So meron po tayong pag-uusapan ngayong hapong ito. At yung pag-uusapan po natin ay para sa bawat isa sa atin. Para sa pagkaunawa natin patungkol po sa church. At ang pag-uusapan po natin ngayon, joy in relationship. Joy in relationship. Ibig sabihin niyan mga kasama, dapat meron po tayong malinaw na pangunawa pagdating po sa ating relasyon. At ito po ay relasyon natin sa ating Panginoon at relasyon din po natin sa isa't isa. Kaya po ito yung maganda na pagkaunawa natin when it comes to relationship. At ito po yung gusto kong i-share sa inyo ngayong hapon. Para po magkaroon tayo ng kaliwanagan sa salita ng Panginoon. The church must be built by relationship, not by membership. Yung po yung dapat na matibay ito sa atin. No? Because the church is all about spiritual family. This is not a place of religion. This is not a beliefs or practices, but it is all about family. Kaya pwede mong pakalagay sa comment section natin, mga kasama, mga kaibigan, ilagay natin sa comment section natin, kapamilya ka. Yung comment section natin, kapamilya ka. And yun po yung dapat na nararamdaman patungkol po sa church, sapagkat ito ay pamilya. So we must value and honor relationship to God and to each other. Kaya po dapat merong joy in relationship. Maganda po yun na yun po yung maging ugali nating lahat. Kaya Reigning Light Family, as a spiritual family, we need to love each other. No, kaya nga, pwede ba nating ilagay uli sa ating comment section, loving God, loving people. And there is a joy in relationship. So this afternoon, allow God to guide us and let us pray for a while and allow God to give something more to us right now. Let's pray to God for understanding. Let's pray to God for wisdom. So let's bow our head and pray. Dear God and Heavenly Father, thank you so much for this time, for this opportune time, O God, to each and every one of us. Because this is not an accident for each and every one of us. Lord, gusto mo po na makatanggap kami mula sa iyo ng iyong banal na salita. Salamat po ng marami. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Magandang hapon ho uli sa bawat isa sa atin at magandang hapon sa kasama natin dito sa team. Team
Pwede bang magparamdam tayo? Batiin natin ang magandang hapon ng ating family. So, pwede bang sabihin natin sa kanila, welcome home, family. Welcome home, family. So, we are so excited to be with you ngayong hapon pong ito. Kaya po, sana po ganun din po yung inyong nararamdaman. Lagi po tayong magkaroon ng excitement because there is joy in relationship. Kaya po kami, ginagawa namin ang mga bagay nito, ginagawa namin ang team, kasi merong kagalakan ng aming puso, kasi mahal namin kayo. Yeah. No, pwedeng parang mahina. Yeah. Yan. So masayang-masaya po kami na ginagawa namin ang mga bagay nito because ito lang po yung tanging paraan namin para maabot po ng salita ng Diyos ang bawat tahanan. Kaya po, binabalyo natin ang bawat isa dahilan sa ito yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We are spiritual family. We are spiritual family. Yung po yung inyong ilagay sa inyong puso at isipan. Maraming tao, kulang sa pamilya, kulang sa pagmamahal, kulang sa pagtanggap. Pero ang dapat po nating maintindihan ngayon, tayo po ay pamilya. At sa pamilya, walang dapat na iiwan. Sa pamilya, walang dapat na nasasaktan. Kundi sama-sama po tayo, naiisa yung damdamin natin. At gusto ko pong basahin po ito sa bawat isa sa inyo. Ito po ay sulat ni Paul sa Galatians chapter 4, starting from verse 19. Ang sabi ho ng verse, my dear children, ang sarap tawagin ng anak. Ang sarap maging anak. For whom I am again in the pains of birth until Christ is formed in you. Verse 20, how I wish I could be with you now and change my tone because I am perplexed about you. So itong statement na ito ni Paul sa mga Galatians people, alam nyo po, ito yung nagpapatunay sa atin na meron siyang malalim na relasyon dito sa mga Galatians people na ito. Paul led many people to Christ and helped them mature spiritually. And it is based on relationship. Kaya po, tinawag po ni Paul na anak itong mga Galatians people na ito because of relationship. Not membership, not power and authority, but relationship. Kaya po, pagdating po sa atin, sa espiritual na pamilya, ang bawat isa mahalaga. Wala po ditong less value. Wala din naman po ditong sikat. Lahat tayo po dito ay pantay-pantay. Kaya po, dapat maintindihan po ng bawat isa sa atin ito. Na huwag mong maramdaman na ikaw ay less important. Kaya po, paki-comment po dyan sa ating comment section down below. Paki-comment mo po dyan, I am a part of a family. So, ikaw po ay kabahagi ng pamilyang ito. And we welcome you as our spiritual family because God loves you so much. Kaya po sa mga naandito ngayon, kahit na first time ka, tanggap ka ni Lord, mahal ka ni Lord, at hindi pinag-uusapan ang membership. Ang pinag-uusapan dito ay relationship. Kaya po dapat nag-aayos tayo ng relasyon sa Diyos at ganun din po ng relasyon sa bawat isa sa atin. Malalim itong pagmamalasakit ni Paul sa kanyang mga kasamahan. Kaya niya binanggit itong statement na ito, my dear children, he is not imposing his power. He is not imposing his authority. But he is give emphasis to a relationship. Kaya sabi niya, my children. Anong ibig sabihin dito? Si Paul nag-a-act siya as a spiritual father. The one who has these things. Kaya po, ang church po ay pamilya kasi merong mga spiritually matured. Sabay-sabay nga po tayo dyan, mga kasama, na ilagay sa comment section, spiritually matured.
Dapat po sa church, yun po yung hangarin natin. Kagaya ni Paul, ang gusto niya ang lahat ng tao maging kagaya niya at huwag masayang yung kanyang trabaho. He wants everybody. He wants everybody to be spiritually matured. So ang sabi ng verse 11, gusto kong bigyan ng emphasis din itong verse na ito, doon po sa Galatians chapter 4, verse 11. I fear for you. Look at that statement. As a spiritually matured, meron siyang fear. Para kanino? Not for himself, but for the Galatians people. Because meron po siyang nararamdaman that somehow I have wasted my effort on you. Sabi niya, sa anumang paraan, ayaw kong masayang yung aking pag-ibig sa'yo, yung aking pagmamahal sa'yo. Yan po yung gustong ipaunawa sa atin ni Paul. So, Paul as spiritual father concerning his children, sabi niya ayoko merong mapahamak. Because it is relationship. So number one thing na pinakita dito ni Paul, it is all about his deep concern. His deep concern. Meron po siyang malalim na pagmamalasakit. No? Malalim po yung kanyang nararamdaman doon po sa mga Israelite people, or rather sa mga Galatians people. Si Paul, sa kanyang relationship doon sa mga Galatians people, number one, he had a deep concern towards Galatian Christian or Galatians believer, sapagkat meron siyang malalim na pagmamalasakit patungkol sa kanila. Kaya po, dapat kapag tayo po ay nagmamatured doon po sa ating relationship with God, pag nagmamatured tayo sa ating spirituality, no, hindi lang po natin iniintindi yung sarili natin, kundi yung ibang mga tao. Because deep concern is all about deep affection and emotion. Meron po tayong i-invest dito na damdamin para sa mga tao. At naandyan din po yung ating passion para po gawin natin sa mga tao ang mga bagay nito. Kaya you need to have a joy in your relationship, first to God and to other people. Kaya ho nagkakaroon ng matinding kagalakan ang lahat ng bagay na ginagawa natin kasi alam natin na meron itong eternal value. Na si Paul, meron po siyang sinabi na sabi niya doon, ayokong masayang yung mga bagay na ito na ginawa ko sa inyo at gusto kong merong magandang mangyari sa inyo. Yung po yung kanyang malalim na nararamdaman at pagmamalasakit para sa mga tao. Ganon din po sa bawat isa sa atin. Do not be just a religious person. Do not be selfish. Si Paul, hindi niya iniintindi yung kanyang kalalagayan, yung kanyang sarili, kundi ang iniintindi niya yung mga taong nabahaginan niya ng salita ng Diyos para ito ay magpatuloy at magmature sa kanilang pananampalataya. So, he had a deep concern. Meron po siyang kagalakan doon sa kanyang ginagawa na yon kasi nagmamalasakit siya sa mga tao. Hindi siya magiging kumpleto, hindi siya magiging at ease sa mga bagay na patungkol dito sa kanyang mga kapatid. Kaya dapat maunawaan natin na meron tayong malalim na pagmamalasakit. No, pakilagay nyo nga po dyan sa ano, comment section. Malalim na malasakit. Kaya po pagdating sa relationship, mga kasama, dapat po lagi po tayong inaalala natin yung iba. Hindi lang po yung sarili natin. Kaya po tayo nagsishare, kaya po tayo nagtitrain para po magmature tayo, kaya po tayo nagsishare para maibahagi po natin yung pag-ibig ng Panginoon na tinanggap po natin. Because there is a joy in that relationship. Kaya ho, kung tayo po ay kabahagi ng pamilyang ito, dapat po, meron po tayong damdamin na ganun. Meron po tayong malalim na malasakit doon po sa mga kapatid natin, sa mga kasama po natin. Kaya walang maiiwan sapagkat bawat isa
ay merong nagmamalasakit. Kaya po, pagdating sa relasyon, hindi po siya one-sided. Ang relationship po ay two-way. Kaya po dapat, kapag po ikaw ay pinagmamalasakitan, sana naman ikaw ay mag-response. Sana naman pag chinachat ka, sana naman ikaw ay mag-reply. Huwag namang sin zone lang, sapagkat relationship ito. So napakahalaga ng mga bagay na ito kasi merong nag-i-invest ng time sa'yo, merong nag-i-invest ng emotion para sa'yo, para lang masiguradong nasa maayos kang kalagayan, para lang makasigurado na ang buhay natin sa mundong ito ay matatapos natin ng merong kahusayan. So merong deep concern. Kaya po, ginagawa natin ang kulturang ito sa church, na lagi po tayong merong connection sa bawat isa sa atin. Kasi nagmamalasakit po tayo. Because we have joy in our relationship. Kaya pakisabi nga, pag chinat ka, mag-reply ka. No, yung pong iba naman, para wag makapag-reply, hindi rin sinisin. Yung dead ma mode. Mga kasama, may nagmamalasakit sa'yo, may nagmamahal sa'yo. Ingatan mo ang relasyon. Pahalagahan mo ang nagpapahalaga sa'yo. No, si Paul, grabe po yung kanyang pagpapahalaga doon sa mga kapatid. Kaya po, yun po yung aking natutunan, yun po yung aking nakita. Kaya po, lagi po tayong kumukonek sa mga tao. At all means, at all costs, kahit na po napupuyat, kahit na napapagod, ginagawa natin ang mga bagay nito because we have a deep concern. Because we love you so much. So, yan po yung bagay na ito na dapat na nakukuha po ng bawat isa sa atin. Huwag kang makasarili. Hashtag, huwag magsasarili. No, huwag mong intindihin lang yung problema mo, huwag mong intindihin lang ang sitwasyon mo. Pakiusap naman. Intindihin mo rin yung mga taong nagmamahal sa'yo. Intindihin mo rin naman ang mga taong nagmamalasakit sa spiritual aspect ng buhay mo. So merong deep concern. Yan po yung mga nandito ngayon. Yan po yung ginagawa natin ngayon. Pinaparamdam natin ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya po, yan po yung kailangan kapag tayo po ay may kagalakan sa relasyon, meron po tayong deep concern. And then, hindi lang tayo merong deep concern, meron po tayong intense care. Intense. Pag sinabing intense, may gigil. No, yung pong pag-aaruga, yung pang meron pong gigil sa pag-aaruga. Yan po yung bagay na dapat nating maintindihan. Yung pangangalaga. Yan po yung mga magkakasama dito eh. Kaya mga kasama, mga kaibigan, maganda po na naiintindihan natin itong bagay na ito. Kaya if you have joy in your relationship, you have an intense care. So it is a great love and kindness. Kaya kapag ka ikaw ay nagmamahal, ikaw ay nag-aaruga. Pag hindi ka nagmamahal, ikaw ay nagpapaaruga. Anong ibig kong sabihin? Kapag ikaw ay nagmamatured na sa relationship mo kay Lord, ikaw na yung nag-aaruga, ikaw na yung nangangalaga, hindi ka na nagpapaalaga. So kaya kapag nagmamahal, may kagalakan tayo na mag-aruga tayo. Tumulong tayo. No, mangalaga tayo. Yan po yung bagay na gusto ng Panginoon na magawa po natin. Ang buhay po natin ay hindi hallelujah, praise the Lord. Hindi po lang ganun yun. Meron pong gustong ipagawa sa atin ng Panginoon at ang gusto po ng Panginoon walang mapapabayaan. Lahat napapangalagaan. Kaya ang bawat isa sa atin dapat nangangalaga. No, pwede bang pakisigaw natin? Amen! Bakit? Meron tayong joy in our relationship. Hindi ka kayang pigilan kasi may kagalakan ka sa pakikipagrelasyon mo sa Diyos at ganun din sa bawat tao. There is an intense care because we have joy in our relationship. Kaya mga kasama,
ang aking paalala sa bawat isa sa atin, aba, dapat meron po tayong lalim, meron po tayong gigil sa pangangalaga. Dapat meron kang sense of ownership. Sabay-sabay nga po nating ilagay sa ating comment section, sense of ownership. Ikaw mismo, meron kang contribution, meron kang part para po doon sa pangangalaga ng mga tao. No, pangangalaga ng mga anak ng Diyos. Yan po yung bagay na dapat makuha ng bawat isa sa atin ngayon. No, yun po yung buhay na buhay dapat sa atin. Kaya po, dapat makuha natin ito. Para sa'yo ito ngayon. Mangalaga tayo. At sino yung papangalagaan natin? Yung mga taong naandyan sa ating comment section, naandyan sa ating live. No, pwede bang mention nyo po yung pangalan na inyong in-invite? Mention nyo po yung pangalan ng inyong cell? I-mention nyo rin po yung pangalan ng inyong cell member. Kasi mahalaga ka. Pinapangalagaan ka. Yan po yung bagay na dapat makuha sa atin. At ang masarap ganito, may nag-aalaga din sa'yo. May nagmamahal din sa'yo. Kaya maganda po na kapag ka po pinag-usapan natin ang mga bagay na ito, dapat po based on relationship. Ano po yung ibig kong sabihin? No, ako po ay pastor. At hindi ko lang po titulo yun. Yan po ay kung sino ako. At alam niyo po ba ang pagiging pastor, siya po ay nangunguna. Siya po ay nangangalaga. Kaya po, ang gusto kong maintindihan nyo ngayon, pag po ako'y tinawag nyong pastor, dapat po meron tayong relationship. Dapat willing ka na pangunahan ko ang buhay mo sa pagsunod mo sa Panginoon. Willing ka na magkaroon ng instruction, willing ka na magkaroon, tumanggap ng direction. Bakit? I care for you. Kaya po pinadalan ka rin ng leader. No, paki-shoutout nga po yung pangalan ng leader ninyo. Kaya ka pinadala ng leader, mga kasama, para meron pong nangangalaga sa'yo. Para merong nagpapaalala sa'yo. Ang leader, hindi po siya kalaban. Siya po ay padala ng Diyos sa iyong buhay. So kaya, mga kasama, mga kaibigan, maganda po na makuha natin yung kagalakan na ito sa relasyon na meron tayo. No, sapagkat hindi po lahat nangyayari ang mga bagay na ito. So there is an intense care. And it shows great love and kindness. Mga kasama, are you willing to do that? No, parang hindi po willing. No, maganda po na ano talaga yung bang convincing tayo sa mga bagay na ito at gusto natin talagang mangyari at magawa ang mga bagay na ito because we have joy in our relationship. So magandang bagay ito na if we have joy in our relationship, we have also selfless gain. So that's the third point na gusto ko pong makuha po ng bawat isa sa atin. Ginagawa natin ang mga bagay na ito hindi para sa pansarili po natin. Kagaya po ng ginawa ni Apostle Paul na ikinonsider po niya na ang mga tao po na kanyang tinulungan upang makakilala sa Panginoon, tutulungan din niyang mag-matured sa Panginoon. It is an ending cycle of spiritual maturity. Because if we have joy in our relationship, everything that we do is all about selfless gain. And if it is selfless gain, it reveals God's greater glory. Kaya yun po yung dapat na matutunan ng bawat isa sa atin. Ang pagiging anak ng Diyos, meron po siyang malalim na responsibilidad. Bagamat meron po siyang privileges, meron po siyang kaakibat na malalim na responsibilidad. Sapagkat ang mga bagay na ginagawa po natin ay hindi na para sa sarili natin, kundi ito po ay para sa Panginoon at para po sa kanyang mga anak. Kaya ho, hindi pwedeng maging makasarili po tayo. Sapagkat yan po yung gusto ng Panginoon na ipamuhay po ng bawat isa sa atin. But ang maganda po dito, meron tayong kagalakan habang ginagawa natin ang mga bagay nito. Kasi iba pag ginagawa ng merong pagmamahal. Iba pag ginagawa ng merong malalim na pagmamalasakit.
Iba yung ginagawa kapag ka merong malalim na pangangalaga. At ganun din, kapag ka hindi na para sa sarili mo yung bagay na dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Kaya mga kasama, mga kaibigan, Raining Light Family, every individual na nanonood po ngayon, this is all about God's family. And it is a spiritual family. At bawat isa sa atin, dapat po kabahagi nito. Pag sinabing kabahagi, ibig sabihin dyan, ikaw ay kasama, ikaw ay kaisa. Sapagkat ikaw ay kasama ng pamilya. Kaisa ng pamilya. Kaya dito sa ginagawa po natin, when we talk about the church, when we talk about everything, we are focusing on maturity. We are helping each other to strengthen their spirit. Yan po yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay po ng kanyang mga anak. Kaya ang sabi ni Paul, may paalala po siya dito, sabi niya, kung kasama ko lang kayo, yung tono ko, hindi sana ganito. Sapagkat nag-aalala ako sa inyong pinaggagagawa. So ang lalim po nung ano, ang lalim po ng hugot ni Paul pagdating po sa mga bagay na ito. At yun po yung gusto kong makuha po ng bawat isa sa atin. Magkaroon po tayo ng malalim na pinaghuhugutan ng relasyon natin sa Diyos at ng relasyon natin sa ating kapwa-tao. Kaya mga kasama, maging kabahagi ka ng ating espiritual na pamilya. Bawat isang tao na ipinapanganak sa Panginoon ay meron siyang spiritual family dapat. Kaya po ang spiritual family, it is not place of religion. It is not a place na magpa-practice tayo ng ating tradition. But the church is our spiritual family where you belong. So when we talk about family, it is not just membership but belongingness. Yan po yung bagay na dapat makuha natin sa mga bagay na ipinakita po sa atin ngayon. Ang lalim po ng malasakit ni Paul concerning Galatians people. At yun po yung dapat na makuha natin ngayon. Ang concern natin ay yung mga kapatid natin, yung mga kasama natin, yung mga kaibigan natin. No one is left behind. So let them be encouraged and your life is an encouragement to each and every one of us. Kaya mga kasama, mga kaibigan, ito pong mensaheng ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sana makuha po ng bawat isa. At pag nakuha mo po ito, sa'yo na yan. At madali mo na rin pong magawa at maipasa sa iba kung talagang nasa sa'yo na to. So magkaroon po tayo ng makagalakan sa bawat relasyon na meron po tayo patungkol sa Diyos at patungkol din po sa bawat isa sa atin. So lahat ng bagay na ito, ang sandigan o saligan, walang iba kundi ang relationship. So if you have relationship, if you are willing to help other people towards their spiritual maturity, it requires deep concern. It requires intense care. And it requires selfless gain. So mga kasama, mga kaibigan, kung talagang kabahagi ka ng pamilya, hindi ka na dapat pilitin sa mga bagay na ito. Natural ito na mangyayari sa iyo sapagkat ikaw ay kasama, sapagkat ikaw ay kaisa. Alam niyo po, meron po akong na-receive na chat message sa isang kabataan na nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon na nasabi niya sa text niya sa akin, sabi niya, nahihiya po ako sa inyo dati. Pero ngayon pong grabe yung ginawa sa akin ng Panginoon. Ang tawag ko sa kanya si Grabe. Lagi po siya pag magkasalita, grabe si Lord, grabe si Lord, grabe si Lord. Tuwan-tuwa ako sa kanya and her life is encouragement. Matindi pong encouragement sa akin ito sapagkat yung maliit na bagay na yon, natutuwa po ako kasi sabi niya, grabe si Lord, na one verse ko na yung nanay ko. Tuwan-tuwa po ako doon sapagkat alam ko na yung bagay na ginagawa natin hindi na sasayang kundi na ipapasa sa iba. Kaya po hindi tayo yung pang mabless lang tayo. Hayaan natin yung ibang tao naman ang mabless through you because your life is a blessing.
So you must have joy in relationship. And I just want to pray to each and every one of us na nanonood po ngayon. Maybe meron po ikaw mindset, meron ka pong culture of religion, pero ngayon po ang mahalaga maranasan po natin na hindi po relihiyon yung ating ginagawa. Ikaw ay kabahagi ng pamilya ng Diyos na nandito sa lupa, na ang focus natin may malalim tayong malasakit sa mga kasama natin, nag-aalaga tayo ng mga tao na nakakilala sa Panginoon at tinutulungan natin silang mag-mature sa Panginoon. At ang ginagawa natin ito ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa Panginoon at para sa kapwa. Kaya mga kasama, I just want to pray for you right now. At kung ikaw desidido ka na gamitin ng Panginoon ngayon, pwede bang pakilagay mo sa comment section natin? Comment down below. Count me in. I want that joy in my relationship. I want that joy in my relationship. Count me in. Count me in. Yan po yung bagay na dapat na nakukuha po natin ngayon. At yung pag-ibig na tinanggap natin, ipasa din natin sa iba. Let me pray for you right now. Allow God to use you. Allow God to promote you for your next level, the better version of you. Dati ang prayer mo, i-bless ka lang ni Lord. Ngayon, iba na. Ang prayer mo, maging blessing ka sa iba. So that is your next level. That is your next level. And if you want that level in your life right now, na magiging blessing yung life mo, let us pray. Let us pray to God right now. So kung maaaring matagal ka na nakikinig, matagal ka na nanonood, nagbabasa ng Bible, umaattend ng church, pero hindi pa nagagamit yung life mo, today, it is a wonderful day for you to start. Pwede bang mag-desisyon ka ng ganun? Count me in. I want that relationship. I want that joy in relationship na maging bahagi ako, na makamtan ko yan ngayon. So, let me pray for you right now. Dear God and Heavenly Father, thank you for the lives of these people who are listening to us right now. I pray, God, na i-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Magkaroon ng kagalakan ng aming puso sa pakikipagrelasyon namin sa iyo at pakikipagrelasyon namin sa aming mga kapatid. Lord, turuan mo po kami na magkaroon kami ng malalim na pagmamalasakit. Turuan mo po kami na mag-alaga, Panginoon, mag-aruga ng mga kasama namin. At hindi na po kami ang tinutulungan, hindi na po kami ang inaaruga, kami naman po ang tutulong. At ito po ay hindi para sa aming pakinabang, kundi para yung ibang tao rin po lumago din sa pagsunod sa iyo. Lord, use our lives. Use everything in us, Lord, for your glory. Thank you so much, God. Bless each and every one of us. In Jesus' name, amen and amen. So, be a part of that family. Then have joy in your relationship with God and to all the people. Kaya po, kung ikaw ay first time ngayon, maaaring hindi mo pa naiintindihan ng mga bagay na ito. Parang gusto mong magkaroon din ng kagalakan. Ang dami mo ng sinubukan. Ang dami mo ng pinuntahan. Ang dami mo ng nagawa. Pero meron pa rin kalungkutan. Alam mo, baka ang kailangan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon ngayong hapong ito, this afternoon. Hindi po aksidente na naandito ka ngayon, nanonood ka, nakikinig ka, may nakapag-invite sa'yo o napadaan ka lang. God is talking to you right now. Maaaring naghahanap ka ng kagalakan sa puso mo, hindi mo ito masumpungan, you are empty right now. I tell you, God is the solution. God is the solution. Bigyan mo ang Panginoon ng pagkakataon na makapasok sa puso mo. Just open up your heart to God right now. Surrender everything. Surrender about your pride. Surrender your sins. Hindi ko alam kung ano ito, pero yun ang nakaka-guilty. Yun yung nakakapagpatago sa'yo. Pero ngayong hapong ito, ang gusto ng Panginoon, makalaya ka dyan. Kung gusto mo na maranasan ang kagalakan sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, ngayong hapong ito, isurrender mo lang ang buhay mo sa Panginoon. Lahat-lahat, isurrender mo lang sa Panginoon. Just raise up your hands wherever you are. Whatever you do, just raise up your hands. Bakit ginagawa ito? The raising up hands is just a symbol of surrender.
Kaya po, kung nasaan ka ngayon, itaas mo yung kamay mo, sumuko tayo sa Panginoon, ililid kita in prayer. Repeat after me. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa puso ko, pagharian mo ako. Salamat po sa pagpapatawad. Anak mo na ako ngayon at meron ng kagalakan ng aking puso. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations! Kung tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo ngayon, merong kagalakan ng puso mo at pwede kang magsimula ng iyong bagong buhay sa Panginoon. So stay connected sa mga taong nag-invite sa inyo. Kung wala pong nag-invite sa inyo, napadaan lang po kayo sa ating page. Pwede po kayo mag-comment at humingi po kayo ng tulong. Huwag po kayong mahiya because we are happy to serve. We are here for you. We want to help you. Kaya po, huwag po kayong mahiya mag-comment. Meron po mga mag-a-assist sa inyo. At dapat po connected kayo kasi meron po tayong mga Zoom meeting. Meron po tayong room meeting. And I am so excited to meet you. So pagpalain po tayo ng Panginoon. Maging pagpapala po tayo. Magkaroon tayo ng kagalakan sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos at sa pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa-tao. Lalo tigit sa mga kasama po natin sa ating spiritual family. God bless you all and allow your life to become a blessing to many people and even to many nations. God bless! Hello, first-timers! Because this is your spiritual birthday, congratulations! At sa bawat ipinapanganak, dapat may nag-aarugang pamilya. At dahil dyan, welcome to the family! Kaya, huwag kang mahihiyang magtanong sa nag-invite sa'yo kung paano ka makakakonek kay Christ, sa cell, at syempre sa church, na sigurado akong makakatulong sa'yo para lalo kang mag-grow sa relationship mo kay Lord. So be excited for more! Because I believe that the best is yet to come for your family, for your life, and also for your future. Siyempre, gusto ko ding i-congratulate ang mga kapamilya natin na patuloy na nagiging faithful kay Lord through their giving. God will surely bless you all the more. Kaya, kung na-bless ka sa message ngayon, i-type mo dyan sa comment section, I love my spiritual family. So stay connected. See you next Sunday. Bye-bye! And that's it for our Sunday celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshiping the Lord will always be our lifestyle. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.